bilehiyo ng mga Pinoy. Nakakaagaw po ng atensyon. Talagang nga namang hindi natin lubos na maisip na sa pagkahaba-haba ng panahon ay ngayon pala matutulbukan ang pamayagpag ng naungunang network dito sa ating bansa. Dahil nga po ito ay pinasara na, hindi na pinigyan ng pagre-renew ng prangkisa. Nakilala nga ang ABS-CBN sa pamumuno ni Gabby Lopez. Pero alam po ba ninyo na malaon nang na-point out ni Gabby Lopez yung kanyang million of shares from ABS-CBN as early as October 2019. Kaya siya po ay masasabi nating wise upang mailigtas ang kanyang sarili mula doon sa nabagpintong judgment sa kanya, yung downfall na dapat ay maharap siya, maranasan niya kung hindi niya ginawa ang pag-pull out na ito. So hindi na talaga siya kamay-ari ng ABS-CBN noong pang October 2019. Kaya anong kaugnayan nito doon sa spiritual sphere? Ganun din po, kung papaanong si Gabby Lopez ay meron na napipintong downfall, nailigtas niya ang kanyang sarili doon, meron din pong napipintong judgment, isang downfall na masasabi sa mundo. Kung sila lang ay naging, ang mga tao, kung naging gaya lamang sila ni Gabby Lopez na iniwasan ito, sapagkat ito'y may iwasan ng tao, yung napipintong hatol, bago pa man ito mangyari. Kaya, ito po yung ating aalamin sa pag-aaral na ito. At mabuti ang ating gagawin kung papakinggan natin yung panawagan na tumugon doon ng positibo o gawin ang narapat upang hindi makasama doon sa napipintong hatol na ito sa mundo. At ang paraan ng kung paano ito gagawin, ito po yung ating i-discuss sa araw na ito. Kaya basahin po natin ang ipinagtanggol ni Pablo ang kanyang sarili sa harapan ni Agripa. Gawa 26. 1. Patuloy. Pagkatapos sinabi ni Agripa kay Pablo, "Sige, pinapahintulutan kang magsalita para may pagtanggol mo ang iyong sarili." Kaya sumayon niya si Pablo na magsasalita na siya. Sinabi niya, "Haring Agripa, napalad po ako dahil binigyan niyo ako ng pagkakataong tumayo sa inyong harapan para may pagtanggol ang aking sarili sa lahat ng akusasyon ng mga Hudyo laban sa akin. Lalo na alam na alam ninyo ang lahat ng kaugalian at mga pinagtatalunan ng mga Hudyo. Kaya iniiling ko na kung maaari ay pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Alam ng mga Hudyo kung ano ang aking paumuhay sa bayan ko at sa Jerusalem mula nang bata pa ako. Kung magsasabi lamang sila ng totoo, sila na rin na makapagpapatunay na membro ako ng mga Pariseo mula pa noong una. Ang mga Pariseo ang siyang pinakamahigpit na sekta sa reliyon ng mga Hudyo. At narito ko ngayon sa korte na nililitis dahil umaas akong tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa aming mga ninuno. Ang aming 12 lahi ay umaasa na matutupad ang pangakong ito. Kaya araw at gabi namin sinasamba ang Diyos. At dahil sa aking pananampalataya sa mga bagay na ito, Haring Agripa, inaakusahan po ako ng mga Hudyo. At kayong mga Hudyo, bakit hindi kayo makapaniwala na kaya ng Diyos na bumuhay ng mga patay? Nung una, napag-isipan ko mismo na dapat kong gawin ang aking makakaya para kalabanin si Jesus na taga Nazareth. Ganito ang aking ginawa noon sa Jerusalem, sa pamagitan ng kapangyarihan ibinigay sa akin ng mga namamahalang pari, maraming pinabanal ng Diyos ang ipinabilanggo ko, at nang hatulan sila ng kamatayan, sumang-ayon ako. Maraming beses na inikot ko ang mga sambahan ng mga Hudyo para hanapin sila at parusahan, para piliting magsalita labang kay Jesus,
sa tindi ng galit ko sa kanila, nakarating ako sa malayong lungsod sa pag-uusig sa kanila. Ikinuwento ni Pablo kung paano niya nakilala ang Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit ako pumunta sa Damascus na may dalang sulat mula sa mga namamahalang pari. Ang sulat na yun ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan at pahintulot sa gagawin ko roon. Tanghaling tapat po noon, Haring Agripa, at habang naglalakbay ako, biglang kumislap sa paligid namin na mga kasama ang nakakasilaw na liwanag mula sa langit na mas nakakasilaw pa kaysa sa araw. Napasubsob kaming lahat sa lupa at may narinig akong tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Ebryo, "Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? Pinaparusahan mo lang ang iyong sarili para kang sumisipa sa matulis na tao." Nagtanong ako, "Sino po kayo?" Sumagot ang Panginoon, "Ako si Jesus na inuusig mo. Bumangon ka at tumayo. Nagpakita ko sa iyo dahil pinili kita na maging lingkod ko. Ipahayag mo sa ibang tungkol sa pagpakita ko sa iyo ngayon at tungkol sa mga bagay na ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa mga Hudyo at sa mga hindi Hudyo. Ipapadala kita sa kanila para imulat ang kanilang mata at dalhin sila mula sa kadiliman papunta sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas papunta sa Diyos. At sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa akin, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan at mapapabilang na sila sa mga taong itinuring ng Diyos na sa kanya." Sinalaysay ni Pablo ang kanyang gawain. "Kaya Haring Agripa, sinunod ko po ang pangitain na ipinakita sa akin mula sa langit. Ang una kong ginawa ay nangaral ako sa Damascus at pagkatapos ay sa Jerusalem. Mula sa Jerusalem, inikot ko ang buong Judea at pinuntahan ko rin ang mga hindi Hudyo. Pinangaralan ko sila na dapat silang magsisi sa kanilang kasalanan at lumapit sa Diyos at ipakita nila sa pamagitan ng kanilang mga gawa na sila'y totoong nagsisisi. Yan po ang dahilan kung bakit hinuli ako ng mga Hudyo roon sa templo at tinangkang patayin. Pero tinulungan ako ng Diyos hanggang sa araw na ito. Kaya narito ako ngayon para sabihin sa lahat, sa mga kilalang tao o hindi, ang sinabi noon ng mga propeta at ni Moises na mangyayari na ang Kristo ay dapat magdusa at mamatay at unang mabubuhay mula sa namatayan upang magbigay ng liwanag sa mga Hudyo at sa mga hindi Hudyo." Mga kapatid, itong pahayag na ito, ito'y pagkapatotoo ni Apostol Pablo sa harapan ng Haring Agripa at ng Gobernador Festus. At dito ay sinabi nga ni Haring Agripa pagkatapos ng pagpatotoo na ito na sa isang saglit ay gusto mo na akong maging Kristiyano. At parang sinasabi rin ni Haring Agripa na muntik na siyang maging Kristiyano. Ibig sabihin, napaka-convincing yung sinasabi ni Apostol Pablo kapagkat hindi ito mapapasinungalingan dahil nga ang resurrection ng ating Panginoon sa Kristo nung panahon na yon ay isang pangunahing dahilan kung bakit ang mga tao ay nagbalik loob sa Panginoong Diyos. Napakahalaga ng resurrection ng Panginoon. Hindi, kumbaga magkakasama yan, ang kanyang sakripisyo, pagsunod sa kautusan, no? Yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Yan ang ginamit ng Panginoong Diyos sa kanyang pagliligtas. Ang umpisa ng paglilitis na ito ni Apostol Pablo ay nagpasimula noon sa Aklat ng Gawa 22 na kung saan ay halos masasabing 5 beses na pinahayag ni Apostol Pablo ang kanyang patotoo kung paano siya tinawag ng Diyos. At yung pagkatawag sa kanya na iyon ng Panginoong Diyos ay hindi niya inaasahan. Napaka, sabi nga nila dito, ay napaka-radical yung pagkatawag sa kanya sapagkat nung tinawag siya, nung siya maging Kristiyano, ito yung panahon na hindi naman siya kumbinsido sa mga tao bagkos yung mga Kristiyano pa ay kanyang pinag-uusig. Subalit, ang Panginoong Hesus na mismo ang kumilos, makapangyarihang kumilos sa kanyang pagkatao. Diyan po natin makikita na ang biyaya ng Diyos ay ibinibigay niya hindi lamang doon sa willing. Kahit yung mga tao na
rebelde sa Diyos. Kaya nga sinasabi na lang tayo makasalanan pa when we were godly, diba? Ay Christ died for us. Ang walang anumang tinignan ang Panginoong Diyos na sukat nating maging karapat dapat tayo sa biyaya na ito ng pagliligtas. Si Apostol Pablo, napaka makasalanan. Sabi nga niya, siya yung chief among the sinners sapagkat ang pinapatay niya ay yung mismong mga masasabing mga banal, mga pinabanal ng Diyos, ang mga Kristiyano mismo. And di man lang sana ay yung kanyang pinapatay, kung mga pusakal sana, mga ano criminal sana, edi may justification pa. Pero walang justification sa ginawa ni Apostol Pablo na siya si Saulo pa. At dito sa Aklat ng Gawa 26, mabasa natin ikatlong account ng kanyang conversion. Bagamat nag-address siya kay Haring Agrippa, na itong si Haring Agrippa ay ito'y pinalaki sa isang sarilihin ng mga Hudyo. At nasa isipan din ni Apostol Pablo ay naging masunuri lamang sa utos ng Panginoong Yesus. At binabanggit din ni Apostol Pablo dyan yung kanyang training period sa Arabia na kung saan personal na ang Panginoong Yesus ang nagturo sa kanya. Kaya napaka-special ni Apostol Pablo kung siya ay ihahabing sa mga 12 apostol. At yun nga ay naikwento niya sa Galacia, kapitulo ng Galacia, mga talatang 12, 17, at saka 18. At sa gayon, ay makabubuti sa atin na i-identify natin yung ating mga doktrina. Doon sa mga doktrinang itinuturo ni Apostol Pablo, yun ang ating susundin sapagkat yun ay direktang galing sa ating Panginoong Hesukristo. No? At tayo, maging gaya nawa ni Apostol Pablo na laging handang ipresenta ang Ebanghelyo kasama ng ating personal conversion na dulot mismo ng Ebanghelyo sa anumang klase ng tao, anumang sitwasyon kapag hinihingi ng pagkakataon. Ngayon mga kapatid, ang mensahe na po pwede natin makuha rito ay may lubhang ginawa ang Ebanghelyo sa mga nanampalataya dito. Alam ninyo ang slogan ng ating Panginoon Jesucristo, meron din siyang slogan. Akala nyo ba mga tao lang ang nag-slogan? Ang slogan ng ating Panginoon Jesucristo ay ito, magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Yun ang sinabi niya sa Marcos Kabanata 1, ang talata ay 15. Na sa kanyang pangaral, yan ang sinisigaw ng ating Panginoon Jesucristo. Magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Ngayon, kung gagawin natin yan, yung sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo, ang magiging resulta niyan, mapapabilang tayo sa Kanya. At paano masasabi na tayo mapabilang sa Kanya? Tatatakan niya tayo ng Kanyang pagmay-ari. Yan ay isang common na natin alam na kapag meron kang pag-aari, nilalagyan mo yan ng tatak, di po ba? Ang mga hayop nga, ganun din. Ang mga baka, ano pa man. No? Ay meron pa nga akong isang kasama na yung kanyang mga aklat na binibili, palibasa yung mahal ito, talagang tinatakan niya na personal property of yung kanyang pangalan, ilalagay niya yun. Ganun din ang mga Kristiyano na pagmamay-ari ng Panginoon Jesucristo, tinatakan ng kanyang pagmay-ari. At yan ang sinasabi sa Efeso 1 at ang talata ay 13. Pero anong itinatatak? Kaya ang tinatatak po ay ang walang iba kundi ang Espiritu Santo. Meaning to say, sa ibang salita, ang mga pag-aari ng Panginoon Jesucristo, mayroong Espiritu Santo sa kanila na tumatahan at kailanman ay hindi naalis. Diba? Kapag tinatakan, permanent na po yun. Indelible mark na po yun. No? At ang nangyayari niyan, mula doon sa kadiliman, napupunta tayo sa liwanag. Mula doon sa kapangyarihan ni Satanas, sapagkat ang mundo nga ay pag-aari nga ni Satanas at ang mga mamamayan dito, pero inagaw tayo mula sa kapangyarihan ni Satanas at ngayon ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. At ang kinahantungan nito bilang mga Kristiyano, tumatanggap tayo ng pagpapatawad ng mga kasalanan. No? Sapagkat tayo ay napalaya na mula doon sa pagkakahawak sa atin ng mga ito. At dahil dyan, sa halip na mapaparusahan tayo dahil sa ating mga ginawang kasalanan, tayo na ngayon na-exempt tayo, no? Sa penalty niya. Hindi natin parang na-earn, no? Wala tayong ginawa. Hindi ito naging reward sa atin or hindi ito sabihin natin na tayo nagpagal at nakautang sa atin ng Panginoong Diyos. Ito ay tinanggap natin
bilang epekto ng makalangit na habag at biyaya ng ating Panginoong Diyos. At yun ang sinasabi sa atin dito sa aklat ng Tito, sa Titus chapter 3, no? Sa Tito 3:4 hanggang 5, sa ang salita ng Diyos version, ang sabi rito, ngunit nang mahayag ang biyaya at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating maubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas na tayo sa pamagitan ng banal na Espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.